Ano bang pinagsasabi niya? Humakbang ako paatras para gumawa ng distansya sa kanya. Nang pamprank po kayo, sir? Alam kong nakakatawa ang tanong ko, pero kanina kasi ay tila hangin niya lamang ako kung ituring. Ngunit bakit bigla niya na lamang ako kinausap ngayon? Hmm? Nagtatanong na aniya. Yumuko siya para ilapit ang mukha niya sa mukha ko, tsaka naningkit ang matang pinakatitigan ako. Lasing ka na? Nawala lang ako ay natuto ka ng maglasing. Nagpapakyut na aniya pa habang nakatulis ang nguso niya. Hindi ako makaimik. Hindi ako makapaniwala na nandito siya sa harap ko at umaakto ng ganito. Samantala kanina'y talagang dinededma niya ako. Tara, anyaya niya pa. Tsaka niya hinila ang kamay ko palabas. Naroon ang sasakyan at nakaabang sa amin. Pinagbuksan niya pa nga ako bago siya sumakay. Alam kong nilingon niya ako pero hindi ko pa rin alam ang gagawin o sasabihin ko. Hey! Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya at mabilis akong sumubsob sa dibdib niya habang yakap-yakap ko siya ng mahigpit. Ganun na lang ako kabilis na humagulhol. Hindi ako lasing, alam ko. Bahagya pa siyang nagulat dahilan para itaas niya ang kamay niya, kalaunay tinapik-tapik din niya ang likod ko habang tumatawa. Shhh! Pag-aalo niya sa akin. Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Nasabi ko habang umiiyak. Paano mong nagawa sa akin ng mga bagay na yun? Iniwan mo ko ng mahabang panahon at hinayaan mo kong mag-isa. Tahan na, baka hikain ka pa. Mula nang lumabas ka ng kumpanya ay sinundan na kita. Natatawang aniya pa. Eric! Naiinis na sigaw ko habang umiiyak. Bakit ka ganya? Siguro ay narindi na siya sa pag-iyak ko, kaya iniangat niya ang mukha ko para halika ng mariin upang patahimikin. Gumanti ako sa halik na ginawa niya. Ipinaramdam ko kung gaano ko siya kamis. Iniisip ko na kahit ngayon lang ay akin siya. Walang Chelsea at walang kasal na naganap. Tumulo ang luha ko dahil sa paglalakbay ng isip ko. Ako pa ang humabol sa labi niya nang humiwalay siya. Huwag ka nang umiyak. Aniya tsaka niya pinahid ang luha ko. Kinuha niya ang kamay ko at inilak ang kamay niya roon. Nagdrive siya ng kotse kahit isang segundo ay hindi ko iwinala sa kanya ang paningin ko. Hindi na ako aalis, kaya hindi na kailangan natitigan mo ako ng ganyan. Natawa-tawang aniya. Pero mamaya ay uuwi ka na sa asawa mo. Saad ko na ikinalingon niya tsaka umugong ang malakas niyang tawa sa kabuuan ng kotse. Oo nga pala, sarkastikong aniya na ikinahaba ng nguso ko. Napangisi ako nang abutin niya iyon at dampian ang halik. Natanaw ko ang singsing sa ikalawang bahagi ng daliri niya. Nakaramdam ako ng inggit. Pwede ba? Ano? Alisin mo yan. Patungkol ko doon sa singsing. Tumaas ang kilay niya nang lingunin ako. Binagalan niya ang takbo ng sasakyan, tsaka niya hinubad iyon at kinuha ang kamay ko para isuot ang singsing. Ano to? Akma kong huhubadin ang singsing. Silya na wala nang pwedeng maghatid at sundo sa'yo o kahit magpadala ng flowers. Eh? Paano niya naman nalaman ang mga bagay na yun? Tsaka di ba wedding ring nila ni Chelsea to? Pero sa halip na magtanong ay isinantabi ko na lamang iyon. Hanggang sa paghinto ng kotse ay hindi niya binitawan ang kamay ko. Muli tuloy bumalik ang mga alaala ko sa unit niya. Iginiya niya ako papasok. Nilak niya ang pinto matapos ay mabilis niya ako niyakap ng mahigpit. Hindi mo alam kung gaano kita na-miss. Araw-araw ay tinatanaw ko ang pictures mo. Pero ngayon ay ikaw na mismo. Matapos niyang sabihin iyon ay isinandal niya ako sa likod ng pinto at hinalikan. Kumpara kanina ay naging mapusok ang mga halik niya pero lahat ng iyon ay ginantihan ko. Kung ano man ang mangyari ngayon ay wala akong pagsisisihan. Lalo pa niyang idiniin ang sarili niya sa akin. Bumaba rin ang halik niya hanggang sa pangako pababa sa leeg ko. Kaya kumawala na ang ungol na kanina ko pa pinipigil. Naidilat ko ang mata ko nang maramdaman ko ang paghinto niya. Nakangisi siya at makahulugang nakatingin sa akin. Saan mo natutunan yun ha?
Aniya, kaagad akong pinangunahan ng hiya. Pero narinig ko lamang ang pagbungis-ngis niya, tsaka muling hinila ang kamay ko papasok sa kwarto niya. Niyakap niya ako tsaka niya ibinagsak ang katawan niya sa kama kasama ko. I miss you baby. Hulong niya sa tenga ko na halos ikatayo ng mga balahibo sa buong katawan ko. Umayos ako ng higa. How can I resist the fragrant of your body baby? Tila naging musika ang tinig niya sa aking pandinig, kaya't napangiti ako habang nakapikit. Inamoy-amoy pa niya ang leeg ko hanggang sa isuksok niya ang buong mukha niya doon. Ang hininga ko ay tila unti-unting bumibilis, tulad ng pagtibok ng puso ko. Dahil anumang oras ay maaari may mamagitan sa amin. Pero tulad ng sinabi ko kanina, wala akong pagsisisihan. Damn it! Aniya pa tsaka bumangon, kahit nag-alala ako at bumangon din. Umawak pa ako sa balikat niya, pero nag-iwas lamang siya ng tingin. May problema ba? Tanong ko pa. Nakita kong bahagyang napalingon siya sa dibdib ko na natatabingan na lamang ang bahagya ng sando kay mabilis ko iyong inayos. Oh crap! Naiinis na Aniya. Kung magpapatuloy to ay baka kung ano ang magawa ko sa'yo. Nagsusumamong Aniya pero sa halip ay tinawanan ko siya. Umaga na na nagmulat ako. Mahimbing pa rin na natutulog si Eric sa tabi ko. Ang braso niya ay unan ko pa rin. Pero tsak na ngalay na iyon kaya sinubukan kong alisin. Pero nagmatigas siya at niyakap ako ng mahigpit kahit nakapikit pa siya. Ramdam na ramdam ko ang pagdidikit ng mga balat ng hubad naming katawan. I'm missing you for been long years. Bulong ngunit alam ko naman na ayaw niya lang akong pabangunin. Pilit niyang isiniksik ang sarili niya sa leeg ko. This will be my hotspot. Natatawang Aniya pa kaya napangiti rin ako. Akala ko ay hindi ko siya aabutan sa tabi ko. Hindi kaya pupunta sa Chelsea dito? Ganito din ba ang ginagawa niya kay Chelsea? Umayos ako ng higa. Napangiwi ako nang naramdaman ko ang pagkirot ng gitnang bahagi ng katawan ko. Ngunit mabilis na napalitan ng pagngiti nang malaya kong napagmasdan ang mahimbing na pagtulog muli ni Eric. Hindi ako papasok? Tanong ko habang pikit pa rin siya. Nandito ang boss mo, kaya ba't ka papasok? Aniya, pero baka hanapin ka na ng as. Ikaw ang gusto kong maging asawa, okay? Aniya na ngayon nakadilat na, kaya walang kahanap sa akin dahil nandito ka. Gusto kitang makasama buong araw. So please, stop talking nonsense. Hindi kami ni Chelsea. Pero ang buong akala ko ay asawa niya iyon. Sabi din ni Liza, di ba? Eric point of view. Eric, malambing na tawag niya sa akin habang nakayakap sa tiyan ko. Hmm? Saad ko habang nakapikit. May malalim ka bang dahilan para iwan ako? Tanong niya na tila nagpabalik sa akin. Pinili kong manatili sa Korea sa napakaraming rason. Nang araw na umalis ako ay siya ding pagpapasya ni Mami na itigil ang scholarship ni Christine. Nang malaman niyang ito ang babaeng palagi kong ikinukwento sa kanya. Eric, binabalaan kita. Si Christine, anak lamang siya ng katulong natin kumpara kay Chelsea. Mahiya ka. Aniya bago ko pumunta sa ospital. Mami, alam na alam niyo kung gaano ko siya kamahal. Ano ang magagawa ng pagmamahal na yan kapag nasira ang pangalan natin? Gigil na Aniya. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago muling magsalita. Gusto mo pa bang umabot na alisan ko siya ng scholarship? Mananakot na anito pa. Oo, binuboyo ko siya sa'yo dahil alam kong malabo mo siyang magustuhan. Kung hindi kita mapipigil, ay wala akong magagawa. Sisisantihin ko si Karen at aalisan ko ng scholarship ang babaeng iyan. Masama ang loob kong umalis ng bahay tsaka tumungo sa ospital. Nagmano ako kay tito at tita. Iho, ipakisusuyo muna namin si Christine. Ani ni tito, wala pa kasi kaming tulong ng tita mo. Aniya, sige po, ako na muna ang bahala sa kanya. Nakangiting saad ko. Pwede ko po bang makausap si tita? Saad ko pa. Mauna ka na isko. Ani ni tita. Ano ba iyon iho? Tanong niya nang makalabas si tito. Tita, kinuha ko ang kamay niya. Ipakikiusap ko po sa inyo na huwag po kayong magalit sa akin.
Iho, ano bang sinasabi mo? Kailangan ko pong iwan pansamantala ang anak niyo. Dahil sa napakaraming rason, alam ko na hihintayin niya ako, tita. Ayokong masira ang pag-aaral niya dahil sa akin. Ipinapangako ko po na magpapaliwanag ako sa kanya pagbalik ko. Iho, mahal na mahal ka ni Christine. Kung ano man ang rason mo ay tiyak na maintindihan din niya. Salamat po. Hindi ko napigil ang sarili ko at napayakap ako sa kanya. Matapos ay nagpaalam na rin siya. Malungkot kong hinagod ang buhok ni Christine. Ipagpaumanhin mo kung iiwan kitang ganito. Pero ayokong masira ang buhay mo. Ipinapangako ko na hindi kita pababayaan, baby. Hinagkan ko ng paulit-ulit ang likod ng kamay niya hanggang sa makatulog ako. Nagising ako nang maramdaman kong gumalaw siya. Malungkot ang mata niya nang titigan ako. Nagpaalam ako sa kanya at ginawa kong rason ang pagtataboy niya sa akin kay Chelsea para hanapin niya ang lahat ng sagot hanggang sa pagbalik ko at tulad ng inaasahan ay hindi niya ako pinigil. Nag-aral ako ng maigi sa gitna ng pumungulit ni Chelsea ay nanatiling si Christine ang laman ng puso ko. Dumating pa sa punto na pati si Chloe ay lumuwas para makasama ako. Nag-enroll siya sa Hanyang University at naging kaklase ko. Come on, Eric, don't tell me na until now ay iyong purita pa rin na iyon ang laman ng puso mo. Nakataas ang kilay na Aniya. Mataas ang kumpiyansang itatanggi ko iyon, pero sa halip na sumagot ay mas pinili kong magpanggap na walang narinig. Sige lang, iwasan mo ko, pero tsak na babalik ka kapag nalaman mong binubuli na sa school ang babae mo. Maarteng Aniya. Tila nagpintig iyon sa tenga ko, pero mas pinili kong ikalma ang sarili ko. Kahit ang totoo ay parang sasabog na ako. Tamad kong nilingon si Chloe. Tapos ka na? Sarkastikong saad ko, habang ang kamay ko ay nakasuksok sa bulsa ng pantalon na suot ko na kanina ko pa pinipigil. Malalaki ang hakbang na pinakawalan ko at mabilis kong tinawagan si Mommy. Mom! Galit na sigaw ko. Oras na may mangyari kay Christine, papatayin ko si Chelsea dito. Nagbabantang saad ko, tsaka ko pinatay ang linya. Alam ng lahat na lumaki ako sa marangyang pamilya. Kutsara na lamang ay iniabot pa sa akin ni mga kasambahay. Ngunit dahil sa labis na pag-aalala kay Christine, ay napilitan akong pumasok sa mga part-time job. Estudyante ako sa umaga at dishwasher naman sa gabi. Kahit malamig ang klima ay tinitiis ko para kahit paano ay matulungan ko siya. Lihim akong nagpapadala ng pera sa mami niya at sa bawat araw na lumilipas ay nakakasanayan ni Chelsea na hindi ako ang nasa tabi niya kundi si Kevin. Dahilan na rin siguro iyon kung bakit sila nahulog sa isa't isa. Uy, tinatanong pa kita. Saad pa niya? Nagpapamiss lang ako kasi palagi mo akong dinidedma. Nagpapamiss? 5 taon? Seryoso ka? Natatawang Aniya. Namimiss ka na din kasi ng itay. Naging mapanukso ang ngiti niya dahilan para mapangiwi ako. Ang plano ko ay makasama si Christine sa buong araw. Ngunit heto ako ngayon kaharap si Tito. Marami kang atraso sa akin. Pagkaman kalmado ang boses niya, ay hindi ko pa rin maiwasang mailang. Itay, nakikiusap ang boses ni Christine. Manahimik ka dyan, Christine. Pumanay ka sa kwarto mo, hindi ako papayag na basta-basta na lamang kayo mag-aayos ng Villa Mayor na ito. Gayong ilang taon mo siyang iniyak-iyakan. Halos masapo ni Christine ang noon niya sa hiya. Ako naman ay lihim na napabungis-ngis. Ganun kasi ako kamahal ni Christine. Muli na naman itong nagsali ng alak sa malabol na chaser. Kung matalo mo ako sa inuman ay papayagan kita. Ngunit kung hindi ay umuwi ka na lamang. Isko, ano ka ba naman? Baka kung mapaano. Nag-aalala ang ani tita ngunit pinutol iyon ni tito. Usapang lalaki ito, Karen. Umiwi si Christine tsaka umiling nila sinasabi na huwag kong tanggapin ang alok ng itay niya. Matagal-tagal din bago siya manawa. Hinapas ako sa balikat ni Christine. Nakita mo na? Sabing huwag eh. Nakasandal si Tito sa sofa habang nakanganga at mahimbing na natutulog. Iho, maaari mo ba akong tulungang maihatid ang tito mo sa kwarto? Sige po, nakangiting saad ko. Sinasabi ko na ganito ang kahihinatnan nito.
Minsan ko nang masaksihan kung gaano kakalakas uminom. Napapailing na ani ni tita. Umiti na lamang ako tsaka kumarahan na ibinaba si tito sa kama. Sige na, ako nang bahala sa tito mo. Yumuko pa ako bago umalis tsaka ako binalikan si Christine na naka-cross leg sa sofa. Mabilis kong dinampian ng halik ang labi niya tsaka ako nahiga at umunan sa hita niya. Kahit gaano ako kalakas uminom ay talagang inaaya na ako ng antok. Umagang umaga ay si Eric ang hanap mo. Natatawang ani inay nang pagtimplahan niya ng kaping parako ang itay. Wala na siya, alas 4:30 nang magpaalam siya. Ay pasok pa kasi siya sa opisina. Sinabi ko na sa iyo, hindi mo maaaring hamunin sa inuman ang batang iyon dahil malakas siya talagang uminom. Naku, hindi mas maigi pala na hindi ko ipagkatiwala sa kanyang anak mo. Baka mamaya ay kung ano ang danas niyan sa Eric na iyon, ani ni itay. Ngunit hindi ho ba't natalo ka sa kasunduan niyo? Hoy hoy! Nilingon ako ng itay. Ikaw ba pumayag ka na namang ligawan niya? Nang gagalaiting ani itay kahit wala pa naman ang sagot ko. Isko, malapit na mag-30 ang anak mo. Ayaw mo bang makita ang apo mo? Karen, ihinto mo ang pananalita mo. Abay, hindi pa nga nanliligaw si Eric ay apo ka agad ang iniisip mo? Kaysa makinig sa mahabang pagtatalo nila, ay nagdesisyon na akong pumasok. Aalis na po ako. Baka mag-away pa po kayo. Pagpapaalala ko sa kanila. Pagbukas ko ng gate ay nanlaki kong pinagmasdan ang kotseng nakaparada sa harap ko. Bumaba pa ang window car noon at bumungad ang napakagwapo mukha ni Eric. Nakangisi siya suot ang sunglass. Kanina lamang ay kakakita namin ngunit tila na-miss ko siya. Gusto kong humiyaw pero sumenya siya na tumahimik ako. Shhh! Aniya pa tsaka itinapat ang hintuturo sa labi niya. Mabilis akong humakbang papasok tsaka ako humalik sa labi ni Eric. Simpleng aniya ngunit tila naging ungol iyon sa pandinig ko. Good morning baby. Bati pa niya. Pinag-uusapan nila yung apo? Bakit? Gusto na ba nila? Seryosong aniya. Baliw. Saad ko tsaka ko hinampas ang balikat niya. Aanakan talaga kita isang sabi lang nila. Natatawang aniya pa. Tila proud na proud sa sinabi. Nga pala si Chloe. She'll be my secretary. Natigilan ako. Bakit? Bakit si Chloe? Si mami ang nag-hire sa kanya. But no need to worry. Alam na alam mong hindi ko gusto kahit ang presensya ng babaeng yun. Mabilis niyang hinagkan ang noo ko pero hindi pa rin nawala ang pangamba ko. Alam ko kasi kung gaano katuso ang babaeng iyon. Sa pool pa lamang na magkakilala kami ay talagang napakasama na ng ugali niya. Natatandaan ko pang minsan niya akong sinubukang ipabuli sa mga senior nang nasa college kami. Mabuti na lamang at naroon si Ken para ipagtanggol ako. Si Chloe pa rin bang iniisip mo? Tanong ni Liza habang nakapangalumbaba ako sa mesa ko. Lunch na kasi ngunit ayaw pa rin makaramdam ng gutom ng tiyan ko. Sabi kasi ay may meeting pa sila Eric kasama ang babaeng iyon. Nanlulumong saad ko. Hindi pa man ako nakakabelo sa sinabi ko ay pumasok ang bruha bit-bit ang peke niyang ngiti. Mauna ka na daw kumain sabi ni Eric. Baka late na daw matapos ang meeting. Kami na lang siguro ang magsasabay. Nakangiting aniya. Ganun ba? Nasabi ko na lamang. Sumama ang loob ko ngunit ano ang magagawa ko. Tumayo na ako para tumungo sana sa food court pero nabangga ang noo ko. Okay ka lang? Ngayon si Eric naman ang nasa harap ko. Ba't narito ka? Akala ko ba'y late ka matatapos sa meeting mo? Formal na tanong ko. Hindi ko kasi matiis na hindi ka makita. Nakangiting aniya pa tsaka ngumisi kasabay ng pagpikit ng mata niya. Anyway, meet my cousin. Nakilala niya sa akin sa isang binatilyo. Nakasuot ito ng uniforme tulad ng uniform sa dati naming school. Matipuno ang pangangatawan niya at makinis ang balat niya. Mukhang mas mapustura pa siya kaysa kay Eric. Nakasuot siya ng kulay gintong relo sa pulsuhan niya. Hi, my name is Charles Montefalco. Pakilala niya sa akin. Inialok pa niya ang kamay niya ngunit tinapik ito ni Eric. She'll be your auntie soon kaya kumalma ka. Huwag mo siyang ibibilang sa mga babae mo.
Birong ani ni Eric. Maghihiwalay din kayo, no? Natatabang aniya pa. Lalo tuloy lumalalim ang dimple niya sa bawat salitang binibitawa niya. Sige na, ikutin mo na ang company tapos ay umuwi ka na ha. Nangangaral na ani ni Eric. What about me? Nakataas ang kilay na ani ni Chloe. Mind your own business, I guess. Natatawang ani ni Eric, tsaka ako giniya palabas. Siya ang ultimate crush sa campus ngayon. Wala nang mawala ako. Nagmamalaking ani ni Eric patungkol sa pinsan. Mukha siyang babaero. Nasabi ko, tumpak, ang batang yun kasi hindi nag-i-stay sa isang babae lamang. Pero pasasaan ba at makikilala din niya ang kamatch niya? Kibit balikat na ani ni Eric.